Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at maligayang Pasko po. Magsisimula na po tayo sa ating gawain. Batiin nga po natin ang ating mga katabi ng Merry Christmas! Merry Christmas! Maligayang Pasko sa inyo dyan! Merry Christmas! Mapalad po ang mga taong patuloy na inuusap na si Lord sa kanilang mga buhay. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ganun din po sa mga nanonood. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ngayon po ay tayo po ay magsisimula na sa ating gawain at ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga Biblia at tinatawagan ko na po ang ating kapatid na si Sister Maria Cristina Padirugao para sa pagbabasa ng ating scripture at susundan po ni Sister Riza Calabungay para sa opening prayer. Samahan niyo po akong magbasa sa Mateo chapter 1 verse 23. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ng Diyos. Papuri sa Panginoon. Tayo po ay umukot, manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na muli kami ay iyong tinipon sa bahay-sambahan na ito. Maraming salamat po na kami ay muling sama-samang sasamba at pupuri sa iyo, Panginoon, kasama ang aming mga kapatid sa Sunday service, Panginoon. Salamat po sa panibagong lakas, panibagong blessings ng buhay at panibagong blessings ng hininga na iyong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Salamat po, Ama, sa patuloy na kalakasan na iyong pinagkakaloob sa bawat isa. Sa aming mga kapatid po na hindi pa nakakarating, Panginoon, patuloy po na sila iyong ingatan na makarating dito ng ligtas sa bahay-sambahan. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay iyong samahan sa aming gawain. Bless mo po ang bawat isa na mayroong part sa ibabaw ng pulpitong ito. Gayun din po kay Pastora Jenny na siya pong magbabahagi ng study in the Word, kay Pastora Liwai sa pagbabahagi ng Word of God, Panginoon. Ang aming pong dalawang pastor ay patuloy na iyong bigyan ng dagdag na karunungan upang kanila pong maibahagi ng maayos at maliwanag ang lahat ng mga talinhaga sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa mga buhay nila na patuloy na nagiging inspirasyon namin, Panginoon, upang patuloy na maging malakas sa aming pananampalataya. Bless them, O Lord, physically, financially, and most especially, Lord, spiritually. Patuloy po na ikaw ang dumaloy sa bawat isa. At patuloy po na ang aming music team, ang aming dance ministry, at ang aming mga instrumentong gagamitin sa umagang ito ay pangunahan mo po, Panginoon. At sa bawat kakayahan, Lord, na yung ipinagkaloob sa bawat isa ay ikaw lamang ang siyang maitaas at maitanghal sa aming mga buhay. Patuloy po, Lord, ng bawat isang narito at ang lahat ng mga nakikinig, ang lahat ng nakikinig din sa aming live streaming, Panginoon, ay bigyan mo ng dagdag na kaalaman at karunungan, Panginoon, nang sa gayon, kami po ay magkaroon ng kaalaman sa lahat ng iyong mga banal na salita at kami po ay daluyan mo ng iyong banal na Santong Espiritu, pakalinisin mo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Nang sa gayon, kami po ay makatuon sa gawain ito lamang. Salamat po sa lahat ng iyong pagmamahal, sa iyong sakripisyo, Panginoon, kung saan, Lord, isinakripisyo mo ang iyong buhay upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Salamat po, Ama, at kiniklaim po namin ang kagubayan ng aming gawain na ito. Patuloy po na bumuhos ka sa buong panambahan ito. At patuloy po namin itataas ang iyong pangalan. At we are proud, Lord, that you are our God, you are our Father. Salamat, Panginoon, sa buhay mo at sa pagmamahal mo na walang sawa, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po ay ating
pakinggan ang maikling ituturo po ng ating Pastora Jenny Danila para sa study in the Word. Ihanda po na natin ang ating mga Biblia, ang ating mga puso at tayo po ay makinig. Maraming po salamat. Tinatawagan na po natin si Pastora Jenny Danila. Magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga po sa mga nanonood. Merry Christmas po ulit! Patingin nga po natin ang ating mga kapatid na Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Salamat! Okay? So yung ating pag-aaralan ngayon sa umagang ito, dahil Pasko, no? What can we give to the Lord? So sa Psalm 116, ano ba yung ating maibibigay sa ating Panginoon? Sa Psalm, what should we give to the Lord for all He has done? Naisip niyo nung po ba, paano maaari niyo ibigay para sa Panginoon? So sa Psalm 116 verse 12, sa sabi sa Amplified, what will I give to the Lord in return for all His benefits toward me? How can I repay Him for all His precious blessings? Ano po ba naisip na maaari natin ibigay sa ating Panginoon? So when we say we give to the Lord, hindi lamang ito nakapaloob ang financial. Hindi lamang nakapaloob dito yung pera. Dapat buo. No, kasi ano na lang yung bonus na lang yun eh. If you already give to the Lord your life, tiyak hindi mahirap para sa'yo magbigay, magbalik ng kaloob para sa ating Panginoon. So, sa buong buwan ng December, magtitinan natin, ano, kung nandito kayo sa bawat worship service, Saturday, Sunday, yung pinag-aralan natin is about paano tayo binigyan ng ating Panginoon. Ano yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon? No? There's no greater gift na maaari natin matanggap. Because this gift is the eternal life. Natanggap na po ba natin yung greatest gift na ito? Amen. Tinanggap na ba natin? Amen. Sigurado ba tayo tinanggap natin yung greatest gift na ito? Amen. So, sino dito nakatanggap na ng regalo? Amen. Lahat tayo, di ba? Amen. Sino dito nagbigay na ng regalo? Amen. Lahat din tayo? Lahat tayo nakatanggap na ng regalo mula sa Panginoon. Pero, nagbigay na ba tayo ng para sa Kanya? Ibinigay na ba natin yung nararapat para sa Kanya? Masasabi ba natin, ibinigay na natin? O hindi pa? Hindi pa ba enough? O hindi pa talaga na ibibigay? Kung titinan natin mabuti, ano, sa lahat ng panahon, lalo na itong Pasko, kung iisipin natin mabuti, si Lord lagi nagbibigay. Mula sa sabsaban, hanggang sa krus, hanggang sa pagkakataong ito, we will always on the receiving side. Tayo lagi tumatanggap. Pero ano ba ang binibigay natin kay Lord? So ngayon pag-aaralan natin ano ang ating ibibigay kay Lord. Nag-invest ka na ba ng buhay mo, ng oras mo, ng kaloob mo sa ating Panginoon? Gaano na kadami o kalaki ang naibibigay mo kay Lord kung susumahin mo? Sa tingin mo ba sapat na? Sa tingin mo ba enough na? So titignan natin ngayon, no, what should we give to the Lord in return? Ano? Sa mga lahat, kung titignan natin yung mga ginagawa ni Lord mula noon sa sabsaban hanggang sa krus, hanggang sa pagkakataong ito, grabe ang mga ginawa ni Lord sa atin. No? So ano yung ating maibibigay? What should we give to the Lord in return? Una, love Him. Mahal ba natin si Lord? Yes. Sinusunod ba natin si Lord? Yes. Siya ba yung Diyos ng buhay natin? Yes. Siya ba ang nasusunod sa buhay mo? Yes. Oh, konti na lang. Kasi we can always say we love the Lord. Pero ang tanong, tinusunod ba natin? Siya ba yung Diyos ng buhay mo? Siya ba yung nasusunod sa bawat desisyon mo, sa bawat ginagawa mo, sa bawat sinasabi mo, isinaasalang-alang mo ba ang damdamin ng Diyos? Sa tingin mo ba hindi nasasaktan si Lord sa ginagawa mo? Kung paano ka nabubuhay sa mundo? Kung paano yung ginagawa mo?
kung paano yung lifestyle na ginagawa mo. Ano ba yung lifestyle na ginagawa mo? Sa tingin mo, nalulugod si Lord. Kayo lang makakasagot na. So, Mark 12:30, verse 31, no? Alam natin ito, love the Lord your God with all your heart. Mark 12:30, verse 31. Babasahin ko po sa English. Mark 12:30, verse 31. Sabi dito, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. 31, and the second is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Walang masihigit na utos sa ganitong sinasabi na love God, love the Lord your God and your neighbor as yourself. So unang-una, paano natin mamahalin ng Diyos? Love God above all. Mahal ba natin si Lord higit sa ating mga trabaho? Mahal ba natin si Lord higit sa ating mga kalayawan? Yung paggala natin, mahal ba natin si Lord higit sa kagustuhan natin na makita ang kabuuan ng hukong? Mahal ba natin si Lord higit sa ating mga asawa, sa inyong mga asawa pala? Mahal nyo ba si Lord higit sa inyong mga sarili? Mahal nyo ba si Lord? Mahal higit sa lahat. Kasi, we can say that, pero makikita sa buhay natin kung sino yung ating priority. Sino yung priority mo? Sino yung priority natin? Makikita sa buhay kung paano tayo nabubuhay, kung paano tayo nagdidesisyon, kung paano tayo gumagawa, kung paano tayo nagsasalita. Pag sinabi mo, mahal mo si Lord, dapat attentive ka sa nagsasalita. Bakit? Salita ni Lord to eh. Kung mahal mo si Lord, a-attend ka, no matter what. Pero na lamang kung talagang nadisgrasya, diba? So, dahil hindi dahil sa libre yung pamasahe, hindi ka a-attend kasi bibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo para libutin ang buong Hong Kong. Masasabi mo ang mahal mo si Lord, e samantalang alam mo may service? Kayo na lang makakasagot mo. No? So, kung pag sinabi mahal mo si Lord, dapat siya lagi ang nauuna sa buhay mo. Pagising sa umaga, pagtulog sa gabi, sa desisyon, sa pangarap, at sa pagpili. So, dapat yung loyalty natin is with Him. There shall be no other God before Him. Wala nang dapat masihigit sa ating Panginoon. So, give our full commitment to Him. Paano mo masasabi na full commitment ka higit sa kagustuhan mong maglibot? Higit sa kagustuhan mong gumala o magpahinga na lang? Higit sa kagustuhan mong gumising ng late? That's full commitment. Kasi ang full commitment, sabi dito, serve Him with everything you have. Or as long as you can and in all circumstances. That is commitment. No? So love yourself. Live a life that is pleasing before Him. Sabi ko nga kanina, kayo lang nakakaalam kung ang buhay nyo ba ay pinapamuhay nyo ng kalugod-lugod kay Lord. Kayo lang. Yung nakakaalam. So, love ourselves. Huwag natin abusuhin yung ating mga sarili. Kasi paano natin sasabihin, we can love the Lord with all our strength kung wala na tayong lakas dahil sa pag-aabuso natin sa ating mga sarili. May wisdom po tayo. May faith and may wisdom. So, ginagamitan natin ng lakas ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Paano sasabihin, maglilingkod ka kung hindi mo na kayang tumayo? Bakit? Naabuso na yung sarili. So, love yourself. Kasi, paano ka magbibigay ng pag-ibig kung hindi mo naman kaya mahalin yung sarili mo? You cannot love others unless you love yourself first. Unang-una, siyempre si Lord. Pangalawa yung sarili, and then mag-overflow sa iba. So, nagsisimula talaga kay Lord. Kasi, if you love the Lord, everything will follow. Amen? Pangalawa, obey Him. Do we really obey the Lord? Ang tatlo lang to na napaka-basic. Pero kung minsan nakakalimutan natin, no? Obey Him. So John 14, verse 15. John 14, verse 15, ano? If you love me, ano sabi? You will obey my commandments. If you love the Lord,
you will obey His commandments. Kaya tinatanong ko kanina sa inyo, kung mahal nyo ba si Lord? Sagot nyo, oo. Do you obey the commandments of the Lord? Amen. Do you read your Bible? Amen. Do you pray every day? Amen. Dumadalo ka ba lagi sa gawain? Amen. Nagtatites ka ba? Amen. Malakas ah. Nakakapagpatawad ka na ba? Amen. Kasi, do you love yung katabi mo? Amen. Yung likuran mo? Amen. Yung harapan mo? Amen. Kasi, tatandaan natin ito. Sabi ni Lord, if you love me, you will obey my commandments. And the commandments of the Lord is in the Bible. So how can you say you obey the Lord kung hindi mo binabasa yung Biblia mo? Obey the Lord. Read His commandments kasi ang Bible is the instruction of the Lord para sa ating lahat. No, ang dudunin natin promises, ang dudunin lahat ng gustong gawin ni Lord para sa atin. So pray without ceasing. Do not neglect meeting together. Yun yung mga ilan lang sa mga inuutos ng Panginoon pero kung babasahin natin napakarami. And it sum up sa love your neighbor as you love yourself and love the Lord your God with all your heart. Ito yung magsasum up eh. Sa lahat na narito, if you truly love the Lord, hindi mo siya sasaktan. At hindi ka rin mananakit. Hindi mo rin sasaktan ang sarili mo. No? So it will sum up sa kabuuan. Sabi nga dito, di ba, walang hihigit na commandment sa greatest commandment ay binigay sa atin ng ating Panginoon. So pangatlo, worship Him. Ano ba dahilan ng pagparito natin? Are we like the three magi? Kagaya pa tayo ng tatlong mago? Amen. Na nung nakita sina ang ating Panginoon na nagpatira pa? Kaya ba natin pumalakbak ng malakas kapag tayo ay nagpa-praise and worship? Amen. O nakakapangalumbaba lang? Kasi parang ayaw ko yung kanta eh. No? Kaya ba natin sumayaw ng talagang indak na indak kapag tayo ay nagpa-praise and worship? O ayaw mo kasi kaliwa yung paa mo. It doesn't matter to the Lord as long as your heart no, ay tama sa harapan ng ating Panginoon. So worship the Lord. No? Everything that has breath. Huminga nga po kayo. Huminga pa ba kayo? Amen. Then praise the Lord. Amen. Hallelujah. Lord, Lord. So everything that has breath. No? So give Him thanks with all our heart for what He has done. No? Psalm 103. So, hindi ko na babasahin. Paki-jot down na lamang po. And worship Him for who He is. No, gusto kong basahin ito. Ang ganda kasi ng First Chronicles na ito eh. First Chronicles. Ilista niyo po sa inyong mga Biblia para, sa inyong mga notebook para po makita niyo at maalala niyo lagi kung ano yung mga bagay na dapat natin ibigay sa ating Panginoon. Kasi kung minsan nakakaligtaan natin eh, we are nakafocus tayo sa ating mga sarili. Malungkot ako ngayon kasi wala yung pamilya ko. Malungkot ako ngayon kasi hindi ko kasama yung pamilya ko. Malungkot ako ngayon kasi wala akong natanggap na regalo sa amo ko. Malungkot ako ngayon kasi wala pa akong boyfriend magpapasko na. Alam mo, mga kapatid ko, do not focus on yourself. Do not focus on what you don't have. Focus on what you have received. Amen. Bakit? The greatest gift the world could ever have. Amen. No, and walang ibang makakapagbigay nito sa atin kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Sa 1 Chronicles 29 verse 11 to 12, sabi dito, no, worship the Lord for who He is. Yours, O Lord, is the greatness, the power and the glory, the victory and the majesty. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. Both riches and honor come from you, and you reign over all. In your hand is power and might, and your hand it is to make great and to give strength to all. Napakaganda nito. No? So, worship the Lord for who He is. For who He is. Kung sino siya sa buhay mo, worship the Lord with thanksgiving and with all that we have. No? Ng buong puso.
Pag pumalakpak, pumalakpak ng malakas. Pag umindak, umindak ng buong musay. Para kay Lord. Amen po ba? In the conclusion, sa ngayong kapaskuhan, no, as we celebrate Jesus' birth, di ba pag may birthday, nagbibigay tayo? Amen. Naisip niyo ba kung anong maibibigay kay Lord para mapasaya siya? Amen. Naisip niyo ba yun? O naisip niya na, Lord, ano ba matatanggap ko ngayong Pasko? Ano ngayong regalo ni Amo? Did we ever think what we could give to the Lord para maging masaya ang Diyos? But, hindi lamang ito ngayong Pasko. Dapat sa buong taon. No? Nagnanais tayong maibigay kay Lord yung mga bagay na makapagpapasaya sa ating Panginoon. So let us give to the Lord what is due to Him, yung nararapat para sa Kanya, and what He truly deserves. Yun lamang po at magandang araw. Maraming salamat po, Pastora Jenny, sa karagdagang encouragement. Tinatawagan po natin ang mga kapatid natin na magpi-personal testimony. Pangungunahan po tayo ni Pastora Jenny Danila, susundan po ni si Sister Christy Camacho, susundan po ni Pastora Jenny Danila, at susundan ko po. Yan. Ako'y nagpapasalamat lamang po sa ating Diyos sa panibagong taon na Kanyang idinagdag sa akin. 41 years na ako sinasamahan, ginagabayanan, katuloy na binibigyan ng pag-asa ng Panginoon. As evaluating myself ano, as human being, saka as Christian, ano, naihalin tulad ko yung sarili ko sa isang itlog. Dapat yung itlog pala, diba? Dapat napipisa, nagiging sisiw, nagiging nanginitlog, diba? Dapat gano'n, no? Ang tagal ko palang nanamalaki doon sa aking shell, no? Ang tagal, pero kasi ayaw ko lumabas. Ayaw ko lumabas doon sa shell ko. Gusto ko nandun lang ako kasi naging tamad ako. Gusto ko ako lang lagi yung kinukomfort. Ako lang lagi lahat. Naging makasarili pala ako that moment. So, hanggang sa may panahon na lang na ginising na lang ako ng Lord, no, sa pagkakatulog ko sa aking shell, mapisa ka na, magising ka na, kasi kailangan ka ng mundo, kailangan ka ng pamilya mo, kailangan mo lumago, at kailangan mo magpakatatag bilang ikaw, bilang Kristiyano, bilang tao. Ano? Binigyan niya akong pagsubok. Kaya lahat ng pagsubok dapat natin ipagpapasalamat kasi para sa ikabubuti natin to, para sa ikalalago pala natin ito. Binigyan niya akong pagsubok last year at doon ako nagising. At doon ako binigyan ng Panginoon ng pagpapalo at pagpapala. No? Hindi ko siya inaano na pagpapalo. Pagkos ito'y pagpapala saan? Kasi hindi niya ako pinanatili doon. Hindi niya ako pinanatili na bugok. Hindi niya ako hinayaan maging bugok doon sa aking itlog. Pinisa niya ako. Diba? At salamat sa Lord kasi dinala niya ako sa tamang lugar at sa tamang mga tao. Nagpapasalamat ako sa Lord sa mga ginamit niya, Pastora Liwan, Pastora Jenny, sa mga kapatiran, sa mga naging leaders ko. Lahat po kayo ay ginamit ng Lord para sa akin. At salamat sa ating Panginoon at ang buhay kong ito ay gagamitin ko hanggat ako'y malakas. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa ating Panginoon. Yes, amen. Continuation, ano? Kasi ayokong palpasin yung pagkakataon na pasalamatin kayong lahat. Salamat, ano, sapagkat Saturday, Sunday, salamat sa inyo. Sapagkat ang puso ko'y, bagamat muntik nang mag-fail, ang sorpresa, dahil sa mga pagkakataon na hindi inaasahan, ano? Pero salamat sapagkat for all the efforts. Kasi kung walang pag-ibig, hindi mag-effort. So, salamat sa pagmamahal, salamat sa mga biyaya, salamat sa pag-ibig nyo. Sa Saturday, ano, talagang akala ko, okay na ako sa payong eh. Pero nung binuksan ko, mas okay. Salamat sa inyo, Saturday at saka Sunday. Sa kaya kung lahat ng bumate, maraming maraming salamat sa inyo sapagkat ang buhay na ito ay mula kay Lord. At
nararapat lamang na gamitin para kay Lord. At salamat sa mga taong along yung journey na kasama mo sa journey mo sa buhay na ito. Salamat sapagkat yun yung mga nag-a-add ng spices sa buhay mo, no? It may be may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan, may mga misunderstanding, pero ito yung humubog sa'yo bilang isang tao. So maraming maraming salamat sa inyo at mahal ko kayong lahat sa Diyos ang papuri. Nais ko lang din pong i-share sa inyo at ipagsigawan ng kabutihan ni Lord sa buhay ko. Hindi nyo, siguro marami sa inyo hindi nakakalam sa nangyari sa akin noong last Saturday. Pinanggapo po yung isang service van. Ako po ang bumanga. Praise God. Thank you sa kapangyarihan ni Lord. May isang malakas na hangin na malamig na nag-iron ko yun yung nag-cover sa mukha ko upang hindi ako pagintubuan. Yan, nagkaroon lang ng kunting pasa. Ako yung may kasalanan kung tutusin kasi ako yung tumawid at saka nasa tamang line yung service van. Mabait yung favor ni Lord na naranasan ko. Yung ambait ng driver, hindi sila nagagalit. Sila pa yung nag-aalala sa akin. Naihilo ka ba? Gusto mo bang tumawag kami ng ambulansya? Ganyan-ganyan, magpapaluktor ka. Nakikita ko yung pag-aalala nila, kaya sige, umuho ako. Ayaw nila akong palisin. Talagang yun nandun yung pag-aalala nila. Praise God! Salamat sa Diyos dahil ito lang, kunting pasa lang, pinasitiskan ako sa ospital. Wala, walang problema. Okay, salamat sa Diyos. At milagro na ito lang yung nakamuho. Kaya maraming maraming salamat po sa Panginoon. Maging sa amo, yung pinaliwanag ko, sobrang nag-alala din. Tapos yung time na kailangan makipagsettle ako sa police, binibigay nila next week din. Kailangan makipag-usap ng maayos. Kung ako lang yung masusunod, ayoko na. Kasi wala namang mabait na yung mga driver na nag-alala na ako naman talaga may kasalanan. Tapos yung basta ang daming favor ni Lord na pinapakita. Nakita ko yung kapangyarihan ni Lord sa nangyaring incidenteng yun. At nagpapasalamat din po ako sa mga prayers nyo. Prayers nyo, ang aking apo ay malabuwi na po yata ngayong araw na ito. Nagkaroon po siya ng viral infection. Tunay na sa mga pangyayari sa buhay natin, minsan kailangan natin maranasan. Nag-pray ka naman, nag-iingat ka naman. Minsan may mga pagkakataon na kailangan mong pagdaanan, pinapahintulot na pagdaanan mo dahil may mga lesson si Lord na itinuturo sa atin upang matuto na po tayo. At upang patuloy natin siyang tawagin, magpakatatag tayo sa Kanya, makita ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa pagkilos niya sa isang sitwasyon na hindi mo akalain na mangyayari sa iyo. Kaya po, maligayang Pasko ko sa Diyos ko po, patuloy na itinataas ang papuri at Pasko sa lahat. Tinatawagan ko na rin po ang manguna sa ating praise and worship, sina Sister Noria, Sister Irene, at Sis Jane. Tayo po ay tumayo na po. Maraming po salamat. Sandali lang po. Ay, ayoko nang palagpas yung pagkakataon ito kasi isang napakalaki po sa salamat ko sa Panginoon dahil umuwi yung tatay ko. Uy! Di ba, galit yung puso ko, yung kinikim-kim yung sama ng loob simula pa nung matagal na panahon na wala siya sa amin kasi meron siya ibang pamilya. Tapos nung nag-decide ang tatay ko na uuwi daw siya sa amin, ano yung emotion ko, hindi ko alam kung galit ako, kung natutuwa ako, pero nung nakita ko siya, nakangiti siya habang kausap ko, lahat ng sama ng loob, lahat ng galit na wala, kasi yung iniisip ko, baka siya uuwi sa amin na makasama kami, bakit natin alam yung buhay natin, di ba? So, talagang malaking pasasalamat ko kayo dahil matagal na panahon man na yung mga dalangin natin ay kumbaga ang matagal bago matupad pero hindi niya hinahayaan na bago mahuli ang lahat ay hindi matupad. Kaya sa ngayon dalangin ko nawa ay matagal pa namin siya makasama pa siya pa niya ang mga apo niya ng matagal at syempre gusto ko rin naman na umuwi ako na makita pa rin naman siya. Kaya ang buhay nga natin sa panahon ngayon dahil hindi natin alam kung ano, dahil may hina na nga siya. Pero papasalamat ako ng malaki, Lord. Talagang, malamay niya talaga ako. Sobra po mamahal niya sa akin. Kaya praise God and thank you, Lord. Thank you sa Diyos ang patuloy.
Tunay na, mahal na mahal tayo ni Lord, no? Amen! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for your love. Hallelujah. Narito tayong lahat ngayon, I believe, because we want to worship the Lord. Amen? Amen. And giving thanks to Him. Ang sabi po sa awit, na 103, praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Hallelujah! Hallelujah! Tapikin nga po natin ang ating katabi, kanan, kaliwa. Sabihin po natin, let us worship the Lord. Hallelujah! Now is the time to worship. Let us come, everyone, invite kahit po nasa mga live streaming po natin. Samahan niyo po kami, tayo pong lahat ay sama-sama. Let us give our hearts to our God. Hallelujah. We praise the Lord. Thank you.
rejoice and celebrate, for this is the day that the Lord has made. Tayo po kaya't ay sumayaw. Paano po tayo magalak at magiwan sa presensya ng ating Panginoon? Let us give our whole heart. Thank you so much, Lord Jesus.
buhay nang higit sa iligay mo. Ang buhay mo, Panginoon, inihan mo para sa amin, sa ikaliligtas namin, Lord. Kaya kami, Panginoon, inamin ito, sasamba sa iyo. At magsasabi ka ang aming Diyos. Yes, ibutulan ang aming mga puso. Para sa iyo at dahil sa kadakilaan mo. Yes, Lord.
Jesus.
Diyos na buhay. Sabihin nga po ng mga anak ng Diyos, thank you Lord Jesus for everything that you has done for us.
Ngayon naman po ay tinatawagan po natin ang ating mga bagong kapatid na sina tumayo po pag tinawag po ang mga pangalan ninyo. Si Sis Marites Dumapis, invited by Febelin. At si Sis Maria Molina Silupan, Martin Ledesma, Che Pidyaruel, invited by Sister Marieta. Napakapalad niyo po at nandito kayo sa Ganisa Live. Meron po tayong gawain din po sa Saturday. Baka po may kakilala kayo, pinangungunahan ni Pastora Li Wai Chung at sa Sunday din po. Ngayon naman po ay ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga Biblia, ang ating pandinig, ang ating mga notebook, at pakinggan po natin ang ating mensahera ng ating Panginoon. Walang iba po kundi ang ating mahal na Pastora Li Wai Chung. Palakpakan po natin ating Panginoon sa kanyang buhay. Good morning po sa inyong lahat at masagana na maligayang Pasko ng pagbubunyi ng kapanganakan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa mga nakikinig na nasa kanilang mga tahanan, maaaring habang sila ay nakikinig, sila ay kumakain ng kanilang mga handa, no? Tayo po ay maraming handa na iginayak ang ating mga kapatid. Amen po ba? Bago po ang lahat, ay nais kong magpasalamat sa Panginoon. Alam ko po na ang mga puso at isip, samot-sari ang nilalaman minsan kapag ganitong kapanahunan, no? Gaya po ng sabi ko kanina, nanalangin tayo, dapat ay ang sentro ng pagbubunying ito ay ang kapanganakan ng ating Panginoon na kung saan ay napakahalaga sa isang tunay na Kristiyano. Amen? Dahil hindi basta regalo ang ating tinanggap sa ating Panginoon. Ako'y nagpapasalamat, no? Bagamat, alam niyo ba, sa isa sa nami-miss kapag Pasko ay yung family gathering, no? At lalo na, malayo ka na nga, nawala pa, mga ganyan, may mga lumisan. Yung mga nasa Pilipinas, hindi ka po pwedeng hindi mahawa sa mga emotions doon. Yes. No? Na hindi naman kagaya ng ating mga strong emotion dito ngayon na na-overcome natin. Salamat sa Panginoon. Talagang sabi ko, Lord, help us, yung use our lives, Lord, to encourage yung family sa Pilipinas na wag nalulungkot pagkamat may mga lumilisan, lalo yung mga first-timer po, ano, naalala nilang ating mga magulang na sila yung nagre-ready, nagpe-prepare para sa family gathering sa Lusalo. But praise God, sila po doon ay tuloy pa rin ang kagaya ng ating mga nakasanayan, no, sama-sama, be prepared para sa ating mga pumupuntang mga kamag-anakan, kaibigan, kapitbahay. Salamat sa Panginoon na bagamat hiwa-hiwalay ang mga apo, kami, may mga chat group na nakagkakakita-kita na nagiging way para ma-encourage yung aming ama at kayo din maaari, ganun, di ba? Na-encourage din na nakakatuwa. Kaya salamat sa Panginoon, bagamat ang internet ngayon, ang mga media ngayon ay parang napakalaki ng porsyento na parang naililigaw ang tao sa relasyon sa Panginoon. But, pwede natin itong gamitin na mas lalong mag-umigting pa rin, no, ang relationship natin sa isa't isa at higit sa lahat sa ating Panginoon at pag-share ng kabutihang ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya salamat sa ating Panginoon. Sige po, patuloy tayong magsaliksik ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay at minsan pa mapaalalahanan na tayo sa pagkakataong ito na kasama natin ang Panginoon lagi. Amen? Yes. Let's pray. Father, salamat po sa iyo minsan pa sa pagkakataon na kami ay makapagsama-sama, Panginoon, ng ganitong sitwasyon ng aming mga buhay, bagamat malayo, pero we are here, Lord, rejoicing sa pag-alala, Panginoon, ng iyong pagkapanganak para sa amin. Salamat, Lord. Tunay na ikaw yung nagbibigay ng buhay, nagpapalakas, ikaw ang aming pag-asa, at lagi mong ipinapaalala, Lord, na lagi ka namin kasama. Thank you, Lord. Minsan pa sa araw na ito, kami magkakasama-sama na nagbubunyi, itatanghal ang kabutihan mo sa aming mga buhay at pagpapasalamat namin ito, Panginoon. At salamat sa iyo.
Patuloy na mangusap ka, manguna ka sa bawat isa. Alisin mo, Lord, yung mga sagabal sa mga puso't isipan, maring nalulungkot o maraming wala. Ipsan mo ito, Panginoon, sa pamamagitan ng patuloy na pagsama mo sa amin at pagkilos ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan. Strengthen your people, Lord. And let the joy overflow, Lord, sa bawat isa sa amin. Salamat po. Hayaan mong alalahanin namin na ikaw ang aming dakilang Emmanuel, O God. Salamat po sa iyo. Samahan mo kami at pangunahan sa pag-aaral nito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Emmanuel, God is always with us. No, God is with us. No, nun pong sa book of Isaiah, kung nabasa na natin ito, I think chapter 17 verse 14 or 7 verse 14, makikita natin doon kung paano ipinrophesy na may ipapanganak ang isang birhen, okay? At ito ay naganap sa New Testament in the book of Matthew 1 verse 23. Okay? Sinasabi doon that behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which means or being interpreted is God with us. Okay? Kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. Nasa atin ang Panginoon. Amen? Amen. Okay. Hindi po naniniwala ang maraming tao dito sa mundo na kasama nila ang Diyos. Okay? Alam lang nila ito literally, but they don't know it by insight or wholeheartedly sa kanilang mga buhay. Kasi nga, dahil sa kanilang mga lifestyle, kagaya ng sinabi kanina ni Pastora Jenny, doon mo makikita kung naniniwala at alam niya mismo sa sarili niya, nakasama niya at nasa kanya, sumasa kanya ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kung titingnan po natin sa scriptures, marami po ritong mga pinagtuunan ang pangalan ng ating Panginoon, no? Ang ating Savior. Sinabi doon na siya yung bread of life, no? Redeemer, the good shepherd. And once again, one of the most magandang memorable na lagi nating tatandaan yung word na or name na Emmanuel, which is means that God is with us. Lagyan natin that God is always with us. Lalo na tayong tumanggap sa ating Panginoon. Amen po ba? At sinasabi doon, may sinabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, buksan niyo po, hindi ko po naisulat dyan, okay? Sabi niya rito, his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. See, pangalan pa lang ng ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak, pinaglihi ng ni Virgin Mary, makikita na natin how treasured or how blessed we are. Those who receive Him as their Lord and Savior. Punong-puno ng napakagandang katangian na dapat ay lagi nating hindi nililimot sa buhay na ito. Amen po ba? And all the names of Jesus are precious because they all tell us something special about Him. Diba? Wonderful Counselor, Prince of Peace, no? Ano pa? Everlasting Father, the Mighty God. Ano yung ganda natin kanina? Our Great God, Magnificent God. Diba? Yung mga katangian na kung saan ay napakayaman na kung ating tinanggap o na kung inyong tinanggap at sinasabing tinanggap ay sapat na para sa atin. Amen? At maibsan ang maraming bagay sa ating mga buhay. Mga pangako, pangalan pa lang na nakalakip doon ay blessed na tayo. Amen? Kaya do not regret kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Kung nakakaranas ka man nung tinanggap mo, sabi mo, ba't ganoon? Nung tinanggap ko si Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, bakit ganoon ang mga nangyari at nagarap sa buhay ko? Di ba? Kasi nais ipakita ng Panginoon yung kaibahan nung kilala mo siya ng mas malalim na kumpara nung hindi mo pa siya ganoon kakilala at kilala mo lang siya by parang worldly lang. Oo, yung parang dito lang, mababaw lang. Di ba? At yun yung mga way niya.
Sige nga anak, kung talagang sinasabi mong isinurrender mo na ang buhay mo sa akin, binigay mo na sa akin, naniwala na nampalataya ka sa akin, I will test you. Diba? So yung iba, parang bago-bago, parang, talaga ba? Bakit ganito naman naranasan ko? Pero alam nyo ba, salamat, the purpose of the fellowship is to strengthen us in times of, ganong testing. No? Sa buhay natin. Kaya nga po, nakapagpapalakasan, nakakapagpaliwanagan, nakakapag-express ng mga testimony kung paano kumikilos ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga testing. How really know God sa buhay mo. Amen? Sige po, tingnan natin ngayon kung paano napaka-precious natin sa buhay no ng ating Panginoong Jesus na tinanggap natin. Sabi niya rito, ipinakikita rito that God came to be with us at Bethlehem. Do you remember when Jesus Christ was born? Yes, in a small village of Nazareth, the Bethlehem, ang kanyang siguro parang sa barangay yon, no? The place where Jesus was born. Okay, nung napunta po ako doon, sabi ko nga sa inyo, yung place na yon napayaman na. Ano tawag doon yung develop na at tatlong church magkakatabi, magkakaibang church. Amen. At inilagay siya sa ilalim para bago ka pumunta doon, doon mismo sa lugar nilagyan nila ng mark, no? Na kung saan ay doon ipinanganak ang ating Panginoon. So, makikita po natin, God was with us when He sent His Son into the world. Okay? Doon pa lang, makikita na natin na yung pagkagusto at pagkanais ng Diyos para sumaati ng ating Panginoon. Di mo, may mga paraanan ang ating Panginoon. Nung hinayaan niya at inalaw niya na ito ay ibigay, panganak sa pamamagitan ni Joseph, no, the father, and Maria, the Mary, no, ang kanyang nanay. At sinabi rin dito, lagi nating nakikita, tinuruan tayo sa pamamagitan ng Biblia, ng ating Panginoon, ng ating Emmanuel, tumulong, nakatulong para malaman natin who Jesus is, no? Naging ordinary baby, pinanganak saan? Sa sabsaban. Kagaya ng sinabi ko last week, siya ay parang ang kanyang kuna lamang ay maaaring yung kasabsaban na kung saan ay siguro kumuha ng mga dayamihan doon, nilagyan ng mga something. Iba kasi duyan yung ginawa eh, no? Pero sa description nga kasi, ang titingnan natin doon ay parang ako, ang imagination ko, parang sa kulupunpunan ng maraming dayami, doon sila nagstay, no? At nakabalot lang sa lampin. Warm kasi yun kung ating i-imaginin. Kasi kagaya nga sa manukan namin, yun yung nilalagay ng aking mga sinakate ng mga shepherd para sa kanilang mga hayop, no? Nakaimba. Yung maaaring sariwa yung iba, maaaring yung iba ay tuyo na. Sa amin po kasi ang iniimbak dun ay pag nagkapasan yung pinakapinagkiikan. Yung iba naman pag sinakate, sariwa. So hindi natin alam nung kaparaanan na yun, nung panahon na yun, basta ang description ng Biblia or ng scripture ay sabsaban at ano ang nasa loob ng sabsaban. So makikita natin isang bata, normal na bata, na doon ay na-stay nung siya ay ipinanganak, no? At nakita rin natin na ito ay lumaki at the age of 12 years old. Remember na siya ay nasa temple at hinahanap ito ng kanyang mga magulang at natagpuan niya na, anak, bakit nandoon ka? Nagkaroon sila ng mga conversation doon. At nakita natin na sabi niya doon sa Luke, I think, 229, sabi niya rito, it must be about my father's, sabi niya, business. Baga parang, andito ako na kung saan ay ginagawa ko yung nais gawain na gusto ng ama. Diba? Eh dahil siya ang dahil tayo sa ay nakapasakop sa kanya. So makikita natin sa simula pa lamang, no,
ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, makikita na natin kung gaano kahalaga sa paningin ng Diyos Ama ang buhay na ito. No? Kaya wala tayong reason para hindi maunawaan sana ang ating Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao at yung pag-ibig na ito sa atin bilang mga tumanggap sa Kanya na minsan ay ini-ignore pa ng marami. Amen? And it was God with us when He began in public ministry. You remember? Tatlong taon, I think 33, hanggang 33 years old siya na nag-ministeryo, no, sa mga tao. Ginamit niya ang buhay niya para sa atin, para maipakita na siya ay isang huwaran pagamat siya ay Diyos, no, sa atin. Yan ang Diyos na sumama sa atin. Yan ang Diyos na sumasama sa atin. Hindi nag-iiwan since the beginning na nariyan siya. Na kung minsan ay iniisip ng mga tao na mayroon bang Diyos? Nasaan ka o Diyos? Mga kaisipan na kung saan ay nalilimutan nila kasama nila ang Diyos o kasama natin at o sumama sa atin ang Diyos, no? At isa pa sinabi rin dito na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ng Holy Spirit came upon him in form of dove and the voice was heard out of the heaven which says, Thou art my beloved son. Sabi niya, in thee I am well pleased. In Luke 3:22. Nakita natin kung paano. Amen? Ano ipinapakita natin dito? Since na ipinanganak ang ating Panginoon, kasama-kasama na natin siya na mga kumilala sa ating Diyos. Amen? Na hindi nang iiwan at laging nariyan na minsan lamang ay sinasaisang tabi. At ang sabi ng Philippians 2:6-8, pabasa nga po ang sabi rito, bagamat, ano sabi niya po doon? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. See how very dear we are in the sight of the Lord. Amen? But how about you? How very dear the Lord in your personal life? How very dear the Lord in your personal life? Paano mo siya i-treasure sa buhay mo? Kaligtasan lang ba? Yun lang ba? Hindi ka na ba gagawa habang ikaw ay narito? Para ma-treasure mong patuloy at makamit mong patuloy ang kaligtasan iyan hanggang sa pagdating ng panahon ng muli niyang pagbabalik o hanggang sa wakas ng buhay na ito? O pagpasko lang parang nare-realize mo ang kabutihan ng Diyos? Dahil ba pagpasko, maraming pagpapala? Dahil ba pagpasko, nakakatanggap ka ng marami? Kagaya ng sinabi kanina, dapat hindi lang ang Lord ang nagbigay. Magbigay din tayo. Your time, your treasures, ano pa? Your everything that you have. Time, treasures, and talent. Hinihintay ng Lord yan, mga kapatid ko. And you will not use that by your own because that is not yours. Pahiram lang yan at bigay lang ng Panginoon yan sa atin. So let's treasure it by using, by serving the Lord. Huwag natin ipag walang bahala ang Panginoon. Ang lita lang ng buhay. Alam diba sabi ng isang kapatid, nababasa ko ikat lagi kong naririnig na habang dumadaan at tumilipas ang panahon, no? Kumihigsi ang buhay ng tao. Yes, as you observe, you remember the Old Testament? Si Matusela, mahaba-haba ng buhay nila. Yung mga kings noon, mga tao noon, mga dakilang, di ba? Now, hindi natin alam ang buhay na ito, mga kapatid ko. Kaya, lagi mo nang tandaan na mahal tayo ng pinagnasa atin ng Panginoon.
pagkakayaan natin na makakilos ng malaya ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya ito. And allow the Spirit of the Lord na i-work out ang buhay niya ito. Marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin ito. No? I-allow lang natin dahil kasama natin siya. At pangalawa, God was with us even before the Bethlehem. You know, in the creations of the Lord, remember that, bago pa siya ipinanganak, what I mean, ito pong ibig sabihin nito, bago pa siya ipinanganak, kasama na natin ang Panginoon. Ang sabi ng Ephesians 1:3-4, pabasa nga po. Purihin ng Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Buhitan niyo po sa inyong mga Biblia yan. At kapag nalilimutan niyo na sinasabi ninyong hindi kayo mahal ng Diyos, parang wala kayong halaga sa kanyang pagtingin, bakit puro ganito na lang, alalahanin ito, pinili na tayo. At di ba sabi mo, tinanggap mo na si Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. So bakit ka pa ngayon nag-aalinlangan sa ano, kapangyarihan ng ating Panginoon sa kanyang pagkilos? Amen? Kung titingnan mo, kapatid, sapat na ito eh. Itong mga verses na ito, parang maimulat tayo sa katotohanan that the Lord created us with a great purpose. Ang isurrender ang buhay na ito at ipaglingkod sa ating Panginoon. Nagre-regret pa ba kayo sa pagkakatanggap nyo kay Lord Jesus Christ? Na ha? Dahil ba, minsan ay nire-record tayo ng church or ng local church na kagaya nito or ng mga leader natin or mga pastoral natin na pag Pasko, dito tayo sa halip na magliwaliw. Di ba? Na-hurt pa ba tayo? Nagre-rebel di pa ba ang mga puso natin sa mga ganong kalilagayan? Ang isang tunay na nagsasabi ng buong puso na nag-surrender ng buhay dahil siya ay naniwala at nanampalataya kay Jesus Kristo at ibinigay ang buhay niya, no? Para ipaglingkod dito, wala na itong any kuskus balungos pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng bagay sa buhay niya ay una siya. Amen? At ayaw niyang nasasaktan ang ating Panginoon. Because God is with us, the one who choose us to be good. Anong sabi niya rito? Sabi niya, dahil sa ating pakikipag-isa, tayo ay ano, hinirang niya tayo bago panilika ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. So, parang hirap naman doon na maging banal. Pinahihirapan nyo lang yung salitang banal. Amen? Pinahihirapan nyo lang yung interpretation sa salitang banal. Amen? Kasi, ang sobrang bigat ng pagdala rito, kaya talagang hindi kakayanin. Ayoko pumunta sa church kasi mga pang-mga banal lang yan. At saka hindi ko pa kayang maging banal. Kasi hindi ko pa kayang isuko yung sarili ko, naniligalyo pa ako, nagdidisco pa ako, nagsisinungaling pa ako, no? May kalaguyo pa ako, hindi ko pa kayang makipaghiwalay sa karelasyon ko, alam ko mali ito. Hindi ko pa kaya. Ganun ba ang katwiran ng sa pag-unawa ng pagiging banal? Alam niyo po, dito ka maa-amaze sa kabutihan ng Panginoon. Ang isang tunay na tumanggap sa ating Panginoon at inaloud na dumalo yung kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi po pwedeng hindi magkaroon ng transformation. Amen? Kahit mabagal at pagong, basta nagsusubikhay ka, hindi po pwedeng walang mabago sa iyo. Amen? Yung mga nasa labas, ano lang sila, spiritually blinded lang kasi sila kaya ganoon ang masasabi nila. At yung mga nandito, maaaring sinasabing tumanggap na pero parang tatlong taon na, isang taon na, isang dekada na, para bang ang laki-laki pa ng kailangan mabago sa buhay niya at ang katwiran pa. Di ba? Di ba patuloy naman tayong binabago ng Panginoon? Di ba? Nasa, ano pa naman tayo? Proseso? Okay? Pero naman pag bumilang naman na siguro ng taon,
kahiyahiyan na yan sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Na under proseso ko pa rin. Na anong porsyento lang ang iyong na-transform? Ako naniniwala. Nagsisikhay. No? Na maiayos ang buhay sa harapan ng Panginoon ng isang totoong tumanggap sa Diyos. Kaya ngayon alam na natin kung paano yung paniliwanag sa mga ini-evangelize natin sa ating pamilya, yung mga ganun ang katuwiran, no? Na kung saan ay parang ang tigas-tigas ng puso, parang hinihintay pa muna yung instant kabanalan. Diyan na! Eh, hindi po mangyayari agad yun, malibang tanggapin muna natin ang ating Panginoong Hesukristo, no? Sa ating mga buhay. At saka pa lamang natin, ano sabi rito? Dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoon, no? Tayo ay pinili, nilikha, pinago, no? Kinuha sa sanlibutan ito para ano? Pagiging banalin. Kaya alam niyo po ba, yung iba, ang pagtingin sa church, mga banal. Nalilimutan nila na pinapapaging banal lang din yan. Lahat yan ay may tama, may sira, may batik, hindi perfect. Amen po ba? Kaya, alam na, dapat natin nang i-explain, paliwanag, by our own testimony sa kanilang mga buhay. Eh, paano natin sila mahihikayat kung tayo mismo sa ating mga buhay? Tama po ba? Eh, hindi kakitaan ng transformation ng kabanalan ng ating Panginoon. Eh, sinasabi mong God is with us. Jesus Christ is my Emmanuel. Diba? Lagi ko siyang kasama, sumasa akin siya. By the Holy Spirit. Nung tinatap ko siya, nandiyan. Alam ko, very dear ako sa ating Panginoon. We, totoo nga, pati ko makita. Pag nasa loob ka lang ng church, banal ka, pero pag nasa labas ka, ano tawag doon? Carnal ka. Diba? So, nawa, huwag natin ipahiya ang pangalan ng Panginoon. Our Emmanuel. Sinasabi natin, kasama natin, panindigan natin ito, mga kapatid. Bagat parang napakahirap. Diba? Lalo na sa panahonan ngayon. Walang iba, kundi ang isip ng tao ay pera, 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 pera. Bagay, 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 bagay. Pleasure, 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 pleasure. Diba? Tama? Pastora, mahalaga naman yun. Diba kailangan din maging... Yes! But remember this. Surrender it to the Lord and use it wisely with the Lord guidance how to treasure everything na ano sa atin, ipinagkatiwala sa atin. Diba? Ang sarap nga, dahil dito natuturuan tayo. Diba? Diba dati wagdas ka, ngayon hindi na? Diba dati, ano yun, yung selfish ka, pero ngayon hindi na? Diba dati, alam pakialam sa kapwa mo, pero ngayon may pakika na? Diba? Yun ba ba, hindi sapat na pakitaan tayo ng pagkakaiba na meron talaga tayong Kristo sa ating mga buhay? Hmm? So, napakahalaga. Tandaan natin, God was with us since the beginning. We are very treasure. Very, ano yun, treasure na tayo. Parang napakahalaga ng natin sa ating Panginoon. And God chose us. Amen? Amen. And sabi niya rito sa Luke 2:10, sabi ng Panginoon, ng angel of the Lord, I bring you good tidings of great joy. Sabi niya, which shall be to all people. La, kaya po napakapalad natin na nag-response. No? And in 1 Peter 3:9, no? God is, ano sabi niya rito, hindi niya tayo hinahayaan ano, na mapariwara lang, ma-perish lang, ganun, sa buhay na ito. No? But, that all should come to repentance. Kaya napakahalaga ng paglapit sa ating Panginoon. Okay? At yung our favorite verses na John 3:16, mapapatunayan that the Lord chose His people. No? Eh sinabi niya, tinanggap ko na ang ating Panginoon. Sabi niya, ba? The love of the Lord I receive already. Ba kaya ako nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, at ang sabi ng Luke 2:11, or unto you,
kanya is born this day in the city of David as Savior, our Jesus Christ. Amen. Which is Christ the Lord, and he shall be a sign unto you. You shall find the baby wrapped in a swaddling cloth, lying in a manger. Yan ang Diyos na nagkatawang tao para sa atin upang tayo yung magkaroon ng buhay, no? Na walang hanggan. Kuya ko yun? Sabi ko nga, iisipin nyo lang lagi, no? What was happened in the life of Jesus Christ because of you is enough. Hindi mo masasaktan ang kalooban ng Panginoon. Kung titingnan mo yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. And God chose His Son to be born. Sabi niya, in a stable that God is offering salvation to whosoever's will. Yung tumanggap. Lahat ng tumanggap. And in 22, verse 17 ng Revelation, whosoever will, let him take the water of life freely. Lahat ng tumanggap. Amen. Napaka-blessed ng mga taong tumanggap. Ay, alam nyo, nakakaawa yung mga hindi nagre-recognize kay Lord Jesus Christ na Diyos ito eh. Yung sinasabing sinugo lang, pero tao siya, hindi siya Diyos. Kaawa ang kanilang mga kalalagayan. And how God is, sabi niya rito, not, sabi niya, we are chosen for being we are, and so that when we receive the Lord, nung tayo nakipag-isa sa ating Panginoon, sabi ng Ephesians 1:4, sa pakipag-isa, hinirang na tayo bago panilalang. Sabi niya yung binasa natin ganito, sa sanlibutan, upang maging banal, walang kapintasan sa harapan ng ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. See? Umiikot ano? Nung siya isinilang, siya nag-ministeryo, gumawa kasama ng mga alagad, nung siya ay napako sa krus, sa mga naranasan niya before ng pagpapako sa krus. Puro pag-ibig hanggang sa yung pangako niyang muling babalik. Di ba? Ganun kabuti ang Panginoon na nasa atin, na sumasa atin, na tinanggap natin, na sa simula pa, mahal na mahal tayo. Sabihin mga Lord, thank you for your love. Thank you for your love. Hayaan natin ma-internalize natin ang pag-ibig nito ng ating Panginoon, at hayaan natin yung kalayaan ay dumaloy by serving Him, by having compassion to others, especially to the lost, to the weak sa mundong ito. Ipakita natin na we are strengthened because of Him. Amen? Amen. Next, please. Let us see what the Bible teaches us. That God chose when Jesus would be born. Amen? Sabi niya po niya. In Galatians 4:4, in harmony with this perfect timetable, how Jesus would be born through the woman, the virgin. Mga supporting verses ko na lang po yan. And where Jesus would be born in a village called Bethlehem. And why Jesus would be born to be the Savior of the world. A short summary. Kung paano natin makikita kung gaano ka-blessed ang tao na tumanggap, o tayo na tumanggap bilang Diyos ang ating Panginoong Hesus Kristo. And we must choose Him. Amen? Sabi, alam na natin po sa John 3:16, God choose us to for the world to be saved because of His love. And in John 1:12, but as many receive Him, to them He gave power to become Son of God. Diba? Tingnan nyo kung sino lang yung sinabihan dito na nagkaroon ng kapangyarihang maging anak ng ating Panginoon. Yung tumanggap lang sa Kanya. Amen? Kung hindi pa po nyo tinatanggap, tanggapin na natin si Lord Jesus Christ
sa ating mga buhay. At kung nalilimutan yun na tinanggap yun na ang ating Panginoon at yung transformation na ginagawa ng Banal Espiritu sa ating buhay ay naudlot or hindi na ganun ka-active. Once again, diba? Continue to refresh the love of the Lord and continue to accept the Lord Jesus kung paano siya kikilos sa ating mga buhay. Amen? Kaya do not ignore the Lord. We are very, very, very dear to Him. Amen? And number three, the last one. God continue to be with us through all eternity. Not only in the past, not only before or in the present, but until the eternity of this life. So, alam natin, God was with us before the Bethlehem ng kanyang pagkakapanganak. And God was with us at the Bethlehem nung siya ay nabuhay bilang isang tao. No? And God still with us today and Jesus still ministering to God's children. Patuloy siyang kumikilos kahit na alam mo na ang ating Panginoong Jesus ay namatay at pumanik doon sa kanan trono ng ating Panginoon. Hindi lang siya doon nag-sitting pretty. May ginagawa pa rin doon ng ating Panginoon. Anong sabi niya, di ba? Ipinaghahanda tayo ng ating patutunguhan sa end ng buhay na ito sa kanyang muling pagbabalik. And Jesus is still ministering. Piniprepare niya pa tayo. Mga kapatid ko, ito na ang ating purgatorio. Hindi yung pag namatay ka na, dito na. Dito na tayo pinaparge, pinupurify, pinapapaging banal continuously, bagamat tayo ay pinapaging banal na nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Pag gusto ng Panginoon na pag sa kanyang pagbabalik, no, yung transformation ng bading ito, perfect. Perfect. Dahil sa Panginoon, walang imperfect. Because our God is perfect. Amen? Kung babasahin natin dun sa Acts 7:55-56, pakinggan kapatid. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, "Tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos." See, in the life of Stephen, nakita natin, okay, na ang Panginoong Hesukristo ay hindi lang nagsiting prito doon na upumpo sa kanan ng kaya po tayo kung nahihirapan, no, kahit parang nasa comfort zone na, tayo nagre-reklamo, dapat ay yung compassion pa rin ay laging naroon. Amen po ba? Sa mga taong ating nakakasama. Tingnan natin ang ating Panginoon. Nakatayo, nakatunghay pa rin sa atin. Lagi pa rin tayong sinasamahan, the continuous monitoring or working out ng Lord. Ang Espiritu ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, nandun. Amen? Kagaya ng sabi ko kanina, hindi lang siya nagpunta doon para mag-sitting pretty. May ginagawa siya. And He is ministering as our advocate, our defense, our backer, our support. Sabi nung nabasa ko ay defense attorney. Yun yung parang isa sa mga ginagawa niya para sa atin. Diba? Hindi pa ba sapat yun para naman tayo ay maging proud na meron tayong Diyos, no? Na talagang kumocover sa atin para kahit andito pa tayo, pagdating na tayo ay sinundo niya at ipagsama sa kaharian na itinilaga para sa atin. Sinong sumama? Sinong sumama? Amen! Kanina, hindi makasama. Siguro nagda-doubt sila eh. Kasi sa sarili nila, hindi nila maamin na asang porsyento na ba ako ng transformation ng buhay na ito? Gano'ng katagal na ba akong Kristiyano? 3 taon? 1 taon? 5 taon? Isang tawag doon? Hindi siglo? Yung 10 dekada? Diba? Sana, di makasagot. O diba? Hindi naman talaga may pagkakaila sa atin. Hindi ka makasagot ng makatotohanan. Tinatanong kanina, gano'ng ka na, di ba? Sa buhay mo. Walang makasagot na mabuo
appearing as our advocate. Sabi niya rito in 1 John 2:1, sin na. Any man sin, we have an advocate with the Father, our Jesus Christ, the righteous one. Because the Lord wants us to be righteous. Amen? Sa kanyang muling pagbabalik. Amen? And when Jesus come to our defense, sabi niya dito, in Revelations 12:10, sinasabi rito, no? Our accuser, for our brethren, is cast down, which is accused them before our God, night and day, ang ating Panginoon. Alam niyo po ba na si Jesus, our true accuser? No? Tagapagtanggol natin yan, true. Eh di ba sinabi rin doon yung devil, false accuser? Di ba? False accuser, siya para bang puno ng kasinungalingan. Di ba? Kung ano yung mga mali. Pero our God is a true accuser. Ayaw niya tayong ano, mapahamak. Amen? Hindi, kasi yung word na accuser kasi parang the negative ang inyong pangunawa. Okay? Papagtuliksa ba yun? Isang term doon? Di ba? Ang ating Panginoon is a true accuser. Kung manuliksa yan talaga ng buong pag-ibig at pagmamahal sa atin, di ba? O kapag nagsinungaling tayo, di ba? Yung ating konsensya, di ba? Nagsasabi, mali yan, tama yan. At kapag nag-desisyon ang iyong own will, di ba? Nang hindi, nang hindi dinaluyan, nang hindi mo hinayaang dinaluyan ng kapangyarihan ng Panginoon, ayun, hindi maganda ang pagdali mo. Pero kapag kahinayaan mo at naisip mo na mali ito at hinayaan mo yung Lord na kuminos doon, hindi ba? Yun, makikita mo na right accuser ang ating Panginoon. Tinutuwid, itinatama ang mga buhay natin ito. Continuously, dumaloy lang tayo at may kakapuntahan ang buhay mo. Di ba? Sino ba naman ang may gusto na walang kakapuntahan ng buhay? Ano ba? Una naman, di po ba? Sabi niya rin din, in 1 John 2:1, if any man sin, ayun, the same din yun, the Lord our God is our advocator. God with us and stand to our defense. Amen? Pinagtatanggol tayo yan, di ba? Pagka nasakdal ka, pinaratangan ka, na nagsinungaling ka, pero hindi naman, di ba? Nakakataas ka ng mauna ganyan, di ba? May ginagamit ang kaaway na gano'n at inaalaw ng Lord just to see that our Lord is God, righteous, our defense. Di po ba? Hindi ba nakakataas noo ka kapag binaratangan ka ng yeyi mo na hindi ka nagluto, hindi ka tumulong at siya ang gumawa? No? Pero dahil ikaw ay faithful servant, ang pinaglilingkuran mo, makakataas na pa. At you are very humbly. Nasasabihan mo, no ma'am, I just did my best. Kung di nila nakita ito, sabi ng iba, you can open the CCTV. Diba? Kasi alam natin mismo sarili natin that our CCTV is our God, the eyes of the Lord. Amen? Kaya nga, kumukunti na mga sinungaling eh. Kung may, ibig sabihin, yung pagsisinungaling eh, nalilesen na, di ba? Kasi nakalagay at nakapagkit sa kanyang isipan, kitang-kita ko ng Panginoon. Ha, sa isip ko palang kita-kita na ng Panginoon. Ha, kumukunti ba o wala na? Wala. Parang konti ang sumagot. Huli! Amen. But everybody knows this kind of ano, routine ng buhay natin kahit mga Kristiyano. Amen? Yes. Pero di ba kayo naman makakapagbigay ng percentage kung gano'n nakalaking porsyento yung hindi na tayo nagsisinungaling, yung wala nang nangungupit, yung faithful na sa kanyang mga routine. Tama? Yes. Amen? Dumaloy tayo sa Panginoon at yung banal na takot ay laging manatili. Amen? Amen. Hindi ka carnal na sinasabi ng paligid. Ikaw ay banal na tagasunod ng ating Panginoon. And He is ministering as our High Priest. In Hebrews 2, 7
17 to 18, please. Ngayon, kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, matulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Salamat. The Lord Jesus Christ served as our high priest. He is faithful, merciful, di ba? Binigay ang buhay para sa atin. Sapat na yun para huwag mong kaligtaan na may Diyos kang laging nasa iyo, sumasa atin. Amen? Na sapat na yun para hindi mo ini-ignore ang Diyos sa buhay mo from time to time. And in John 14:18, I will not leave you comfortless, I will come to you. Napakasarap na promise ng ating Panginoon. Ano man ang kalalagayan mo ngayon, wala ka mang pera, malayo ka man sa pamilya mo, wala ka mang boyfriend, nagkahiwalay man kayo, sabi ng Panginoon, I will not leave you comfortless. Diba? I will not leave you comfortless. Kaya wala nang mag-e-emote, okay? Wala nang mga anak ng Kristiyano mag-e-emote. Amen? I will come to you. I am here for you. Amen? So, walang reason. Eh, ano kung wala kang boyfriend? Eh, ano kung wala yung asawa mo dyan? Eh, ano kung iniwanan ka? Diba? Dahil mo si Lord magbalik. Ang mabuti lang at ano, ay iayos natin ang ating mga buhay. Sabi niya, He ministering us in the heavenly. In 1 John 1:9, alam mo, ginawa ng ating Panginoon, napakahalaga ng confession natin in 1 John 1:9, na maging tapat tayo dahil ang ating Panginoon continuously ministering in a heavenly places for us. Amen po ba? And He is ministering, the second one, minister, and He is ministers, okay, us in a human way. In Hebrews 2:18, for in that He Himself suffered, no? Dahil nga siya ay nagtatawang-tawang nag-suffered para sa atin. He was tempted, but never sinned. Amen. Gusto yun ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid ko. Kaya tandaan natin, our Emmanuel, no? Our Emmanuel is always there for us, within us. Do not forget. Kaya, do not sin hanggat maaari. Dahil, nalulungkot ang Panginoon, kanyang spirito, nahihirapang kumilos ng malaya. At gusto ko pong magwakas dito. God came to be with us at the Bethlehem. Diba? Pinanganak siya. Okay? Nang makatotohanan, as human, as simple baby. But in truth, He has always been with us. We were in the heart and mind of God even before He created the world. You remember Genesis 1:1? Diba? Yun ay nilikha niya, inayos niya ang mundo para sino iniisip? Para sa kapakanan natin. And that is enough to remember how we are blessed. At dapat tinitreasure natin yung presence ng Lord sa ating mga buhay. God will always be with us. Tandaan po natin. And this verse, the last verse, please. Sabi niya rito sa Revelation 21:3, And I, and a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. And God Himself shall be with them and be their God. Diba? Tandaan niyo po, ang ating Panginoon ay naparito para sa ating ikakabuti. Dahil we are very dear in the sight of the Lord. Amen? So let's treasure our relationship to God because God is with us. Amen? Not only today, but every day in our lives. Amen? Tayo mong lahat ay tumayo. Papasalamat tayo sa Panginoon. Hawakan niyo nga po ang inyong mga puso. Tapat ang ating kamay sa ating mga puso. Dahil po Pasko, para bang
parang ngayon lang nag-overflow yung joy, na parang ang lapit-lapit mo sa Panginoon. Yung iba, kaya lang magpupunta ng fellowship o pupunta sa mga malalaking simbahan dahil Pasko, birthday, no? Hindi ba po pwedeng maging active ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay or ang presence niya by serving others? Yung pagkakaroon ng compassion sa ating Panginoon at sa pamamagitan doon na ipoportray natin, na i-represent natin that the Lord is with us. Ang Diyos ay nasa atin, kasama natin. And that is the application of God's love to us. Yung spirito ng Panginoon. Kaya huwag lang ngayong Pasko. Sabihin mo nga sa iyong sarili. Tulungan mo ako, Lord, araw-araw na magawa ko ito, na hindi lang Pasko ay malaya ang pag-ilos mo sa buhay ko. Amen. Gamitin mo ako mightily. Hallelujah. Tayo po'y magkaroon ng panantiliang pakipagdig sa ating Panginoon. Amang tayo ay may short background. Hallelujah. Let's talk to God. Let's evaluate ourselves. Kung paano natin napapahalagahan na ang Panginoon, our Emmanuel, yung presence niya, yung kahalagahan na pinakikita at binigay niya sa atin, paano natin ito napapahalagahan, natitreasure sa ating mga buhay? Alam mo, kung meron mang parang hurtful na napakalaking porsyento na sa tingin mo ay hindi nakalugod sa ating Panginoon o na isang-isang tabi mo ang kanyang presence sa buhay mo, na sinabi mo naman sanang tinanggap mo na si Lord, talk to God wholeheartedly and He will listen to you. Napaka-very dear natin sa ating Panginoon. Na-remind tayo na bago panlika ang Panginoon ay nasa isip niya na tayo kung paano iingatan, pagpapalain, ano yung plano niya para sa atin, yung kaligtasan, pag-ibig, yung pagmamahal natin sa kapwa, yung paglilingkod sa kanya, yung pagpapahalaga sa sarili para hindi ito sirain dahil sa gawa ng kaaway. Pahalagahan natin yung pagpapahalaga ng Diyos sa buhay na ito. Mga kapatid, napakaliit na lang ng buhay para sayangin sa mga maraming bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya natin na sa mga pagkakataong ito, magamit ng buhay na ito sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto natin. Ako naniniwala na gusto ng Diyos ay mabuti, hindi sa ikasasama natin. Kaya lang hindi nagiging mabuti ang mga nangyayari at nagaganap sa buhay natin. Alam mo kung bakit? Bunga ng ating mga sariling kagustuhan. Bunga ng ating mga pagsuway sa gusto ng ating Panginoon. At minsan din ba napaparangalan mo ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo? Nabibigyan mo ba siya ng tamang pagkausap sa pumagitan ng panalangin? At pag-alala, pag-remind ng mga promises niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang sulat sa atin, kanyang love letter sa atin, kanyang instruction sa atin, ang Biblia. Kung marami na tayong nasayang na panahon, lumipas, at naiisang tabi natin ang presence ng Lord sa ating mga buhay, mag-confess tayo sa Lord. Lapit natin patuloy ang ating mga buhay sa Kanya. Kasi yung sin, yung ignoring, pag hindi natin ito na ilapit sa ating Panginoon, kagaya na sinasabi doon sa 1 John 1:9, yung katapatan ng pagsasabi ng ating mga kasalanan sa Kanya, yung katapatan rin niya para tayo linisin, patawarin, inaroon. Dahil very dear tayo sa ating Panginoon. I pray na hindi lang ngayon, kundi araw-araw ng buhay natin ay mabigyan nating patuloy ng tuon ang pag
pag-ibig ng Diyos or ang presensya niya dito sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Ama, alam namin po na sa pagkakataong ito ay isang bukas na aklat ang aming puso at isip. Alam mo yun, alam mo, narinig mo, Panginoon, ang inatar ng aming mga bibig sa paglapit sa iyo. Nawa, Panginoon, lahat ng aming binitawan sa iyo sa mga pagkakataong ito, patuloy, Panginoon, na mangyari at maganap. Tulungan mo ang bawat isa sa pumagitan ng banal na spirito na nasa amin. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, sa pagpapahalag mo sa buhay na ito. Huwag namin ito maisa-isang tabi, Panginoon, sa pamamagitan lang ng mga sarili naming gusto. Tulungan mo kami na sa bawat sandali pa na natitira ng buhay na ito, ay maigamit namin ito, magugol namin ito sa paglilingkod sa iyo at nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat, Ama. Salamat sa aming Panginoong Jesucristo na pinagkaloob mo para sa amin. Nagkaroon ng kulay ang buhay na ito. Halaga, nakita namin yung reason, Panginoon, na dapat itreasure ang buhay na ito at ang relationship namin sa iyo, Ama. Minsan pa, niling namin, Panginoon, na mangusap ka, mamuna ka sa aming mga buhay. Patuloy ka namin tinatanggap sa aming mga buhay, Lord. Sakupin mo patuloy ang buhay na ito, Panginoon. At patuloy na kami yung Panginoon linisin at patawarin sa buhay namin. Kakasala kami, Panginoon, pero hindi yun yung nais mo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, ninyo sa ating spirito. Salamat sa iyo, Ama. Minsan pa, buong puso ka namin, Panginoon, tinatanggap sa aming mga buhay. At ipinasasakop ang buhay na ito sa iyo. Mahuna, mahusap ka, Panginoon. Lahat ng sagabal, durugin mo at wasakin mo, Panginoon. At huwag ka namin may isa-isang tabi, Panginoon. Ikaw yung lagi naming mauna sa lahat ng pagkakato. Thank you, Lord. Patuloy ka namin para na kalan. Pupulihan dahil ikaw ay Diyos na mabuti na sumasa amin. You are our Emmanuel, Lord. Salamat sa iyo. Sa iyo po ang aming pagpuri at pasasalamat, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Dahil magsabi ng amen. Palakpakan natin ang Lord. Thank you, Lord. Patuloy po tayo. As we go on po, maaari po ko bang imbitahan na tumayo si Maria Vanessa Sabor? Invited by Sister Caroline Villanueva. Welcome, sis. Welcome, sis, sa gawain ng God is Alive. Nawa, hindi lamang ito ang unang pagkakataon na makasama ka namin. Welcome po. Tinatawagan ang susunod. Maraming salamat po, Pastora, sa napakagandang pagtuturo. God is with us. God is always with us. Amen po ba? Amen. Amen. Merry Christmas po sa ating lahat. Dala niyo po ba ang pinaka-best gift sa ating Panginoon sa araw na ito? Amen. Parang mahina. Amen. Dala po ba kayong gift para kay Lord? Amen. Amen. Siyempre, araw niya to, kaya dapat bigay natin ang pinaka-the best na regalo para sa Kanya. Kaya buksan natin ang ating Biblia sa Lucas 6 verse 38. Sabi niya dito, magbigay kayo. Handa na ba kayong magbigay? Amen. Yan, parang mahina. Handa na ba kayong magbigay? Amen. Yan, para magising-gising po tayo. At bibigyan kayo ng Diyos. Gusto niyo ba yun? Amen. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Diba ang ganda ng pangako ng Diyos? Kayo, pag kayo ay magbigay, bibigyan kayo ng Diyos. Amen. Binigay ng Diyos ang kanyang buhay. Diba? Pinanganak siya, tapos namatay sa krus. Kaya ibigay din natin ang pinaka-the best na regalo natin sa kanya. Kung pinaka-the best na ibinigay natin kay Pastora Jenny, syempre, pinaka-the best ang mabibigay natin sa Panginoon. Kaya ipanalangin natin ang ating regalo sa Panginoon. Lord, maraming salamat. Salamat po sa lahat ng biyaya na binigay mo sa amin, sa lahat ng blessings, sa pag-iingat, sa magandang trabaho.
So, bait na among Panginoon, ikaw ang pinaka best na regalo sa amin. Kaya tanggapin mo po ang aming regalo, ang aming tithes and offerings, Lord. Hayaan mong magamit ito sa ikalalago ng aming bahay-sambahan na ito. Hayaan mong magamit ito upang makatulong pa sa maraming kaluluwa. Gamitin po ang bawat isa, gamitin po ang church na ito, Lord, para makatulong po sa aming kapwa. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa, ikaw ang patuloy na magpatagumpay sa amin, ang magpala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So dahil kaya naman ang ating Panginoon ngayon, tayo po lahat ay umawit ng isang awit na naghahayag. Kailan, hindi lang dapat Pasko tayo nagbibigay o nagbabahala. Dapat araw-araw. Sapagkat binigay sa atin ng Panginoon, ang sagal na sa kung saan, puno ng pag-ibig, puno ng pag-asa, at nagkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So that we have the Christmas to celebrate. Hallelujah. Sa lahat ng iyong kaparaanan at aming mapamuhay, Panginoon, ang lahat ng iyong mga command sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming itinataas
Sa pangalan ni Jesus naming nag-iisang tagapagligtas. Amen. Mga kapo, pumunta tayong lahat. Sige pa, mapupo muna tayong lahat. Amen. So Merry Christmas po ulit sa ating lahat. Sa lahat ng nanonood, hayaan natin na yung pag-ibig ng ating Panginoon, yung ang kagalakan, ang kapayapaan at pag-asa ay manatili sa ating mga puso. Amen. Hindi lamang ngayong Pasko, kundi kahit hindi Pasko. Amen. Sapagkat sa puso ng mga Kristiyano ay laging Pasko. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala na mula sa ating dakila at mga Panginoon ng Amang nasa lalim. Tanggapin natin ang glory po.